nya na uu dah. Tuh. Ito, isa sa mga salarin. Ito. Ito nyo ba yan? Laki nyo na uod ah. Ba? Bubuga siya. Yan. Hindi mo yung napansin. Tapos ang maliligang araw ng talong, wala kang aanihin. Ito medyo malinis. Ganito nga ginagapa nga niya ng uod. Ito nga yung kunting damage na. Yan ang disadvantage kapag may mga dahon sa bunga. Kapag nakadikit sa bunga, gagapa nga ng uod. Ayan, kakainin, kakagatin, titirahan. Lalo na yung mga gamo-gamo. So ngayon, hindi na makakalaki yung bunga. Kasi titirahan na ng uod. Pero ito wala pa. So marami tayong damages. Ito. Kapag malinis, walang ganong titirahan yung insekto, kaya nakakasalba siya. Pero kapag maraming dahon, maraming tataguan yung insekto, at ayun, walang malinis na bunga kasi pinagdidiskatahan ng mga burer. Nangingitlog yung gamo-gamo, tapos magiging uod tulad nun, no? Ito yung sanga na nalanta. Yan, nalantang sanga. Tapos ito. Ito, uod na to. Ito, uod. Yun, uod pa. May uod yun. Ito, sa tingin ko may uod din. Ito, sa pati na to, may butas. So, sayang to. Eh. Halip maging bunga pa sana to. Hindi na siya magiging bunga kasi yun, ito may butas. So susunod niya yun, yung bunga na yun, pwedeng malaglag na yun. Ito mayroon pang potential na maging sanga. Ito pwede siyang putulin dito. Sayang oh, malaki sana yung sanga na oh. Pero dahil sa may butas na lang uod, maka na. Pinag-aaralan natin ng tamang pamamaraan para makontrol to, maliban sa spray. Ito, diba? Uod ng laman ito. Yun. Tinirahan na. Tinirahan na sa ilalim. Sayang. Yan sana magiging bunga yan. Bulaklak. Yan, magiging bunga sana to. Pero saan may uod na dito sa parting baba. Yan. Yan. Wala na. Sayang. So yan lang. Ito.
ra. Gamo-gamo. Ya, kita jayan. Yan, gamo-gamo. Yan, gamo-gamo. Ito ang salary na nangingitlog. Ayan. Ayan, nangingitlog. Oops, hindi ko tinamaan. Ito, napatay ko. Ito ang salarin eh. Nangingitlog to. Sana? Ito. Nangingitlog to sa murang sanga ng talong. Nag-iiwan siya ng itlog tapos nagiging uod. No, so kapag bunga ng talong ang tinamaan niya, wala na. Kakainin na siya ng uod. Yan. So ito ang gamo-gamo. Yan. Number one na peste sa talong. Yung pa gamo-gamo, hindi pa siya sa malayo, hindi na natin maaabutan. Walang bunga o mayroon, maliliit pa para yun. Ganito yan, marami din, no? Ilan-ilan na maliliit tong bunga. Yan, may sili yan, may malalaki ng talong. Gamo-gamo. Ano kaya magandang attractant sa gamo-gamo? Pag hindi masukal, hindi siya titirhan ng gamo-gamo. Nakaka-libre yung bunga sa uod. Ito yung okra natin na tinanggalan ko ng mga dahon dahil doon hindi na siya namunga. Sobrang tataba nitong mga okra na to, tapos tinanggalan ko ng mga dahon kasi ang daming uod. So nisprayan ko yun, nagtampo yung okra. Hindi na siya namunga kasi walang dahon. Pati na rin saka pinutakti ng uod to. Kahit ngayon, mayroon pang mga butas-butas. So, kahit yung bunga yun, nalalagas yung bunga na. Wala na siyang photosynthesis. Dahil naubos halos yung dahon. May mga uod to nung isang araw. Isang gabi, malalaki. Kahit binombahan ko na nung araw, sa gabi, parang hindi ininda yung gamot. Taas yung moisture content niya. Pinapawisan. Ito nga, butas-butas yung dahon, pero wala yung uod. Kagabi, malalaking uod yung pinulot ko sa dahon nito. Gamo-gamo. Ito, may uod. Ito nyo yan. Ano, diba? Di sa butas ng dahon. O gupitin na lang natin. Yun. Ganun lang. Kabilisan na lang ang mata. Ito. Butas-butas yung dahon. Nasaan yung uod? Sa araw, hindi mo makikita eh.
di na maganda yung okra. Nung wala yung sigla niya, inubos ko halos yung dahon eh. Lalo sa uod. Kasi kung hindi ko tatanggalin yung dahon, dadami siya lang, dadami. Pag ini-spray ko, ito, may mga dumi pa ng uod. Ito, nasan kaya yung uod? Ang daming gagastusin sa spray kapag hindi mo tinanggal yung dahon kasi nagtatago lang sa ilalim yung mga uod. So tinanggal ko yung mga dahon, halos maubos. Kaya ngayon nagtampo. Wala yung bunga, siyempre. Ito, tulad nito, wala na. Oh. Ayun, hindi na rin maubo kasi wala yung dahon. Ito. Butas-butas na yung dahon. Nasaan yung uod? Wala yung uod. Wais na uod. Marunong magkubli. Disadvantage ng okra kapag tinanim sa ayan, ngayon ang uod o diba? Walang laman, puro lang kinain na dahon. Dragonfly. Mabilisan natin yung paningin eh. Butas-butas ito pa oh. Ito pa oh. Diba? Yan. Ito. Uod. Ito pa oh. Pao. Ba? Laki. Hunting tayo ng gamo-gamo mga kagarden. Alam niyo naman, itong talong ay maselan sa kagat ng gamo-gamo. Dahil kapag kinagat ng gamo-gamo ay magkakaroon ng uod yung mga sanga at sa bunga. Oh, wala tayong malinis na aanihin. Gamo-gamo. Oops, ano to? Dragonfly. Uod. Ay nako, yon. Ito, kita nyo yan mga garden. Itong salarin. Bunga. Ito. Bung down. Poor. Talong. Ito. Ito. Gamo-gamo. Ay nako. Nang damage. Ito.
Yan, may gamo-gamo. Wais itong gamo-gamo na to. Buhay bukid, nagahunting tayo ng gamo-gamo dahil ang daming reject na talong. Ito, tingnan nyo, uod na rin. Sayang, halos inubos yung bunga ang uod. Ito pa, hindi hira. Ito, may lilipad-lipad pang gamo-gamo. Yan. Yung gamo-gamo. Ito pa, may uod na rin. Ako. Na sayang, iuod na rin kahit paliguan mo ng gamot. Paano to? Ayan, uod na. Masala rin eh. Ito, lamok. Ito, what is this? Lamok. Ito pa, may kagat na rin ang uod. Ang bihira, talong-talong, walang malinis na bunga nito. Ayan, ang problema sa talong, lumok. Lumok, mga lumok. Pa tayo nakakalayo, nakita na yung peste. Ito yung resulta ng ating insect pest investigation sa gabi. Naghunting tayo, tiningnan natin kung ano yung mga sumisira sa ating mga talong. At may mga uod na nagsilitawan sa mga dahon. At may mga gamo-gamo at saka uod. Ito naman ay naglagay tayo ng mga insect attractant stickers sa mga ilaw. At ito yung naging resulta. Iba't ibang uri ng mga peste o insekto ang dumidikit dito sa attractant sticker na to. So effective siya, pero kailangan ilagay mo siya sa may ilaw para kapag yung mga lumilipad-lipad ay kusa na lamang nadidikit. Mabigat ang responsibilidad na ginagampanan ng ating mga magsasaka at yung sakripisyong kanilang ginagawa tulad ng ating ginagawa upang makapagbigay tayo ng gulay, nasariwa, sagana at ligtas. Malinis sa mga peste at insekto sa mabisang paraan at hindi sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga kemikal. Kaya't itong mga sakripisyong ginagawa natin ay isang pamamaraan upang ipakita sa ating mga kapwa Pilipino o kaya sa ating mga mamamayan na pahalagahan ang pinaghirapan ng ating mga magsasaka. Bumili ng gulay sa tamang presyo at huwag babaratin ang ating mga magsasaka. Lalong-lalo na ang kanilang mga sakripisyo para sa ating lahat. Maraming salamat po.
Brother Blood, Brother Blood, Brother Blood.